tulungan. Anumang panahon, hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan. Tapat na maglilingkod. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, isang linggong tigil pasada ng mga jeep at UB Express ikinakasab bilang pagtutol sa PUB Modernization Program. Sunod-sunod na pananambang sa ilang opisyal ng lokal na pamahalaan, isolated at walang kaugnayan sa bawat isa ayon sa hepe ng PNP. Investigasyon sa mga ambush, sinigurong umuusad. Barangay Chairman ng Lipa City, Batangas, patay sa ambush. Limang tauhan ng Office for Transportation Security, sibak sa pwesto matapos nakawan umano ang isang Thailander. Murang pabahay at iba pang proyekto, pinasinaya ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbabalik sa Cebu. Sa pambihirang pagkakataon, ilang bahagi ng Southern California nabalot ng yelo. Deaf-mute couple na nagkakilala sa sign language class, nagpalita ng I do sa kasalang bayan. At tatay na walang mga kamay at maikli ang isang paa, determinadong may taguyod ang kanyang pamilya. Kilalanin siya sa KBYN Special. ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa ikinakasang tigil pasada. Isang linggong tigil pasada ang binabalak ng ilang grupo ng jeepney at UB Express operators bilang pagtutol sa PUB Modernization Program. Ito ang nakikita nilang paraan para maipakita ang sinasabing epekto sa pampublikong transportasyon kung patitigiling bumiyahe ang mga operators na hindi makasusunod sa industry consolidation pagdating ng June 30. Nagpapatrol, Lady Vicencio. So, malinaw na malinaw po yung pahayag ng LTFRB na ipi-phase out na po talaga kami. Papayag pa tayo mga kasama? Yes! Nagkaisa ang ilang operator at chopper para ikasa ang nationwide transport strike sa susunod na linggo. Kasunod ito ng pagbibigay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng deadline na June 30 sa mga operator na hindi pa nakasunod sa industry consolidation. Bahagi kasi ito ng PUV Modernization Program ng gobyerno kung saan kailangang maging kasapi ng kooperatiba o korporasyon ang mga operator at chopper. Kung hindi makapag-consolidate o kahit pending application hanggang June 30, mapapaso na ang kanilang provisional authority at hindi na makapamamasada. Not to UB Express Space Out! Yes! Kaya para sa transport group na manibela, mauuna na silang tumigil sa pagbiyahe. Hindi kami tutol sa modernization. Ang gusto namin ay isang modernisasyon na tunay na tutulong sa pampublikong transportasyon. Hindi itong nakakamatay na PUB modernization program nila na nagsusulong ng pautang. Bakit ayoko pumasok sa consolidation? Ito ay pribadong pag-aari natin mga operator na pumasok sa business ng paghahanap buhay sa kalsada. Sarili natin yan. Pinasok nyo na yung mga rota namin, yung mga lito namin. Kinukuha nyo pa yung mga pag-aari namin. March 6 hanggang March 12 ang ikakasang tigil pasada ng mga jeep at UV Express na kasapi ng grupong manibela, mga miyembro ng Alliance of Concerned Transport Organization at Piston. Tinatayang nasa 40,000 units ang inaasahang makikisa sa Metro Manila na sakop ang lahat ng ruta. Ang ipagtatapat po namin dito
sa taning na binigay sa amin, sa taning na mabuhay, taning na makapaghanap buhay, isang linggong tigil pasada. Magmula pa sa March 6, magsisimula po ito kung hindi po ito babawiin ng LTFRB. Isang linggong tigil pasada po nationwide, lalong-lalo na po dito sa NCR. Una nang sinabi ng LTFRB na hindi agad patitigilin pumasada ang mga tradisyonal na jeep basta't susunod sa industry consolidation hanggang June 30. Pero ang mismong pagsali sa mga kooperatiba ang kini-question ng mga operator. Bukod pa ito sa gastos sa pagpapalit sa modern jeep na nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso kada unit. Dahil namamahalan, nagpabuo si Floor ng modern jeep sa Quezon sa halagang 1.2 million pesos. Kamukha ito ng traditional na jeep pero mas malaki at bago na ang makina. Pumasa na ito sa DOTR dahil sunod sa specifications ng modern jeepney ang paggawa nito. Pero dahil walang co-op si Floor, 3 taon nang nakagarahe lang ang bago niyang jeep. Pinag-aralan nila yan eh. Gusto nila 15. Sa hirap ng buhay ngayon, kaya ko ba magpa-prove ng 15 yan? Kesa nang kukuha kami doon 2.7 million. Hindi na namin kaya yon, ang ano na yon, yung presyo na yon nila. Bago pagka hindi ka nakabayad ng 3 months, iilitin nila yon. Ayaw naman namin mga korporatiba. Kasi sa korporatiba, kukunin nila yung franchise mo, yung ORCR mo, pangalan ng korporatiba. Paano kung bumagsak ang korporatiba? Nga na kami. Balak din ng ilang transport group na magsampa ng temporary restraining order laban sa PUV modernization program. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Umapila naman ang Department of Transportation sa pamamagitan ni Secretary Jaime Bautista sa mga transport group na makipag-usap muna sa kagawaran bago magdaos ng strike. Ayon kay Bautista, layunin ng pag-usap na himayin ang mga isyu kaugnay ng PUV Modernization Program. Siguro dapat pag-isipan natin mabuti yung pag-stop ng operations. No? Dapat mag-usap-usap muna. Let's understand what the issues are. No? Kasi baka hindi tayo nagkakaintindihan. No? But I think it's important that there is a dialogue between the operators, LTFRB, and this time we will have representatives from DOTR. No? Ang problema yata ay hindi nagkaroon ng representatives ng DOTR doon sa mga discussions, no? Para maklarify ko ano man yung mga issues. Sa magandang balita naman po, magpapatupad ng rollback sa produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis simula bukas, araw ng Martes. Sigurado na rin ang malakihang bawas presyo sa LPG o liquefied petroleum gas sa Miyerkules. Samantala, nagbabala ang national grid na posibleng numipis ang supply ng kuryente na pwedeng mauwi sa mga brownout sa Luzon ngayong summer. Nagpapatrol Alvin L. Chico. Natuwa ang mga tuber nang mabalitaang may rollback sa diesel bukas, 1.30 kada litro, 70 centavos sa gasolina at 1.80 sa kerosene. Ang LPG maglalaro naman sa 4 hanggang 5 pesos kada kilo ang rollback sa Miyerkules, March 1. Mas maganda kung ano lang, rollback. Ang kinakatakutan ko, baka ang balik na naman sobra-sobra, baka magtatlong taas naman sila. Pero mukhang may basehan ang pangamba ng ilang juper dahil may ilang factors na pwedeng magpataas ng presyo sa world market ngayong linggo. Isa na dyan ang banta ng Russia na magbawas ng produksyon bilang protesta sa paglimita o price cap ng Europa. Kapag totally cut yung production nila on top of the oil embargo implemented last December, so yung ample supply sa world market apektado. So may chance na tumaas ulit ang presyo. Bukod sa resback ng presyo ng diesel sa mga susunod na linggo, may isa pang kinatatakutan ang mga tuper ng jeepney, ang modernization program ng gobyerno na naglalayong palitan ang mga karag-garag at bulok na jeepney sa kalsada. Kailangan kasi makabuo na ng kooperatiba o korporasyon ng mga tuper at operator bago matapos ang Hunyo. Hirapan, mabuti kung lahat ng membro may piray tulad sa akin, umakasa lang sa kita ng 500-600 araw-araw. Paano ako makaano ron? Apply na lang ng iba. Ano trabaho? Delivery. O kaya family driver.
Samantala, nagbabala ang National Grid Corporation na posibleng numipis ang supply ng kuryente sa tag-init dahil sa pagsipa ng konsumo. Ang ikinakakaba ng NGCP ay ang unplanned shutdown o biglaan at sabay-sabay na pagpalya ng mga planta na nangyari na dati na pwedeng magdulot ng yellow or red alert na maaaring mauwi sa brownout. Naghain ng motion for intervention ang grupong Power for People Coalition sa Court of Appeals sa kasong isinampa ng San Miguel Corporation laban sa Energy Regulatory Commission. Fixed price ang kontrata ng San Miguel sa Meralco, pero dahil todo sipa ang presyo ng coal, gustong kumawala ng San Miguel. 18 kilong bigas ang inagaw na simula Disyembre ng San Miguel Corporation na pinanigan ng Court of Appeals. Ang pinanindigan ng grupo, dapat pakinggan din ng korte ang mga consumer at hindi lang ang gobyerno o mga kumpanyang nagbibenta at nagsusupply ng kuryente. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Patay sa pamaril ang isang barangay chairman sa Lipa City, Batangas. Politika ang isa sa sinisilip na anglo sa krimen, lalo't plano umano ng biktima na tumakbo muli sa darating na halalan. Nagpapatrol, Dennis Datu. Abala si Barangay Chairman Vivencio Palo at ang kanyang asawa na si Marcela sa pag-aayos sa kanilang tindahan sa Barangay San Carlos, Lipa City, pasado alas 5 ng madaling araw nitong Linggo nang makuna ng CCTV. Si Chairman, isa-isang ibinababa ang mga paninda mula sa pick-up. Makikita na may isang kotse ang dumaan. Hindi nagtagal, bumalik ito. Huminto sa tapat ang pick-up at pinagbabaril ang 60-taong gulang na kapitan. Hindi na bumaba ang bumaril sa loob ng kotse. Si Marcela, agad na tumakbo sa kanyang asawa nang marinig ang 3 putok ng baril. Itinakbo pa sa ospital si Chairman pero binawian din ng buhay. Nagtamo ang biktima ng bala ng caliber 38 sa kanyang tagiliran. Sabi ng pamilya, wala silang alam na kaaway ni Chairman kaya hindi nila alam kung sino ang maaaring gumawa nito. Malumanay po siyang magsalita. Tsaka pagka meron po namang parang kung minsan, may siguro minsan ay may nagagalit sa kanya. Pero sabi niya, hindi siya nagagalit. Kung galit mo siya sa akin, hindi ako galit sa kanya. Hindi ko itinuturing na siya ay naging kaaway. Sabi ng Lipa City Police, may mga anggulo na silang sinusundan kabilang ang politika. Plano muling tumakbo ng biktima bilang chairman sa darating na halalan. Sa ating members and family ni Captain Palo, ay naniniwala sila na politika ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pinag-aaralan na ng PNP ang kuha ng CCTV para matukoy ang mga salarin. Isa lang po ang gunman natin doon, pero 3 po sila sa sasakyan na nakita namin na nando doon. Sa harap po kasi hindi po tinted yung kanyang windshield, so kita natin na may nakasakay na 2 sa harap, no? Tapos meron po yung isa sa likod. Nagpalabas na ng pabuya si Mayor Eric Africa para maresolba agad ang pamamaslang. Tayo rin ay nagbigay ng pabuya na 200,000 piso sa kung sino mang tao ang makapagbigay ng impormasyon upang madakip o makulong yung salarin sa pagpatay. Kung sino mang pong gumawa nito, sana po ay sumuko na siya kasi yun ho ang justice po ang aming hinahanap. Ay, sana po ay sumuko na siya. Sana po makonsensya siya. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Lipa City Police at Batangas Police Provincial Office na tututok sa investigasyon. Dennis Datu, ABS-CBN News, Lipa City, Batangas. Tiniyak ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na walang dapat ikabahala ang publiko sa kabila ng sunod-sunod na ambush at pamamaril sa mga politiko. Itinuring ng PNP Chief na isolated cases at walang kaugnayan sa bawat isa ang mga insidente ng pananambang. Nagpapatrol, George Carino. Biyernes, Pebrero 17, tinambangan ng grupo ni Governor Bombita Diong sa probinsya nila sa Llano del Sur. Sugatan si Gov, patay ang 4 sa kanyang police security. Pagdating ng Linggo, petsa Pebrero 19,
Vice Mayor naman ng Aparih ang tinambangan pagsapit sa bayan ng Bagabag sa Nueva Vizcaya habang nasa biyahe paluwas sa Maynila. Patay si Vice Mayor Romel Alameda at lima niyang kasama. Pebrero 22, pinagbabaril naman sa Pasay si Mayor Otto Montawal na mula sa Maguindanao. Lunes ng umaga, sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., tingin niya ay isolated cases o walang kaugnayan sa bawat isa ang tatlong kaso ng karahasan laban sa mga politiko. I would say so na hindi pa alarming kasi nga tinidetermine nga natin dahil iba-iba yung mga situation, iba-iba yung mga reason bakit pinatay itong mga to. Sabi ko nga is it's either political, personal, business rivalry or other reasons why these killings are happening. Incidentally siguro or accidentally, it just so happened that they are in public service. Mga tao sa kampo. Ayon kay Chief, may lead na sila sa ambush kay Governor Adyong at sa loob ng linggong ito, isasampa na nila ang kaso laban sa mga sospek. Habang may mga persons of interest na sinusundan ng mga nag-iimbestiga sa ambush laban sa Vice Mayor ng Aparih. Personally, I would say na these are isolated cases but still these are killings that is needing to be solved and to be pursued by our law enforcement agencies in investigating ano ba yung punot dulo ng or ano ba yung mga motibo ng pagpatay sa kanila. Inatasan ni PNP Chief ang mga pulis na magbigay ng threat assessment sa mga politiko, pati iba pang opisyal ng gobyerno para makapag-adjust ang pulis at matukoy kung sino ang prioridad mabantayan. Linggo, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na mahalaga ang threat assessment para mabalanse ng gobyerno ang pagtatalaga ng pwersa ng pulis. We would have to review no yung mga hindi, kasi kung bibigyan mo lahat ito baka maubos ang pulis natin eh. So you would really have to review yung talagang kinakailangan bigyan. Sinabi naman ng tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo na isinailalim na ng PNP sa heightened alert ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao, Nueva Vizcaya at mga piling lugar sa North Cotabato. Kaya kasunod ng deklarasyon, suspendido ang permit to carry firearms ng mga gun holders. Lanao del Sur, Maguindanao and 63 barangays in North Cotabato, permit to carry firearms also the president has already been suspended as well as in Nueva Vizcaya. Pero pumalagang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa desisyon ng pulis na suspendihin ang permit to carry. Kung ang PNP hindi nga nila kayang proteksyonan itong mga elected officials na to, paano pa kaya tayong mga law-abiding citizen? It is a wrong decision simply because tanggalan mo ng armas yung mga law-abiding citizen doon sa Mindanao. Ngayong hapon, haharap ang pamunuan ng PNP sa liderato ng Kongreso para magpaliwanag tungkol sa mga nagaganap na krimen. Umaasa si PNP Chief na hindi naman sabunan yung mangyayaring meeting sa Kongreso. Posible niya na gusto lang ng mga congressman na malaman kung meron bang kagamitan o pagsasanay na kailangan ng PNP para nga naman magawan ng programa ng Kongreso at higit na epektibong magawa ng mga pulis ang kanilang trabaho. George Carino, ABS-CBN News. Balik Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para pasinayaan ang ilang proyekto sa iba-ibang bahagi ng probinsya. Live nagpapatrol mula sa Cebu, Katrina Domingo. Katrina, kumusta ang pagbisita ng Pangulo dyan? Bernadette, nagmistulang isang victory homecoming ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Cebu ngayong araw. Magmula kasi nang mailuklok siya bilang Pangulo noong 2022, ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumipad si Marcos sa Cebu, ang pinaka-vote-rich province ng Pilipinas na nagbigay sa kanya ng mahigit 1,000,000 boto. Puno ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik sa Cebu, na malaki ang naiambag sa kanyang pagkapanalo noong halalan. Hindi ko po makakalimutan, kaya't lagi kong iniisip the support and the affection that I received from you. I have to pay back, and if it takes the rest of my life, I will happily spend the rest of my life paying it back to you.
Dito, pinasinayaan niya ang tatlong programa ng gobyerno, kabilang na ang kadiwa ng Pangulo Market, kung saan itinitinda sa mas murang halaga ang mga produkto mula sa maliliit na negosyo. Ang Cebu Bus Rapid Transit System na inaasahang magpapabilis ng daloy ng trapiko sa Metro Cebu sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang linya para sa mga bus na konektado na rin sa Port of Cebu. At ang pagsisimula ng Cebu City South Coastal Urban Development Housing Project kung saan magtatayo ang gobyerno ng hindi bababa sa 10 gusali na may 20 palapag na magsisilbing housing units para sa mga mahihirap na Cebuano. Bahagi ito ng programa ng administrasyon na layong magtayo ng 1,000,000 housing units kada taon para matugunan ang housing backlog ng bansa na umabot na sa 6,000,000 units. Nagsisimula na po tayo sa paghahanda ng mga lupa at pagtatayuan ng mga housing units sa ilalim ng 4PH program. Sisiguruhin natin na mananatiling abot-kaya ang buwanang hulog at bayad para sa mga bahay na ito. Dumalo rin ang Pangulo sa pamimigay ng iba't ibang government assistance para sa mga Cebuano na nagmula sa DTI, DA, DSWD at DOLE. Pinasalamatan naman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang Pangulo sa pagbabalik niya sa Cebu. The President knows how to be grateful. In a symbolic gesture, and yet a most meaningful one, the first ever kadiwa ng Pangulo in the entire country will be launched right here in Cebu. This is one of the many programs and collaborations that Cebu and our dearly beloved President will work on. Bernadette, ayon sa Malacanang, bago lumipad pabalik ng Maynila kaninang hapon ang Pangulo ay nakipagpulong muna siya sa mga sundalong nakabase dito sa Cebu. Ngunit hindi pa nagbibigay ng pahayag ang palasyo kung ano-ano ang tinalakay sa naturang pulong. Bernadette. Maraming salamat, Katrina Domingo. At sa pagbabalik ng TV Patrol, bird flu hindi dapat katakutan ayon sa DOH. Kasunod ng unang kaso ng H5N1 infection sa isang tao sa Cambodia. At tinaguri ang Sibuyas Queen, pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat i-cite for contempt dahil hindi sinipot ang pagdinig ng House of Representatives. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Makaraan ang unang kaso ng H5N1 infection sa tao sa Cambodia, sinabi po ng DOH na hindi naman dapat katakutan ng bird flu, lalo't hindi naman ito karaniwang naipapasa sa tao. Sa kabila nito, inanunsyo po ng World Health Organization na may dinidevelop na ring bakuna kontra bird flu. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa Department of Agriculture at iba pang ahensya kaugnay ng bird flu sa hayop na naitala na sa ilang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Simula ngayong taon, hindi bababa sa 6 na outbreak ng bird flu ang na-record na sa bansa ayon sa DA. Hindi para dapat mabahala. Itong H5N1, it has been happening in certain parts of the globe, panaka-naka, hindi siya nagtutuloy-tuloy, hindi siya dumadami. Pero kailangan pa rin talaga maghanda tayo at saka dapat alam ng ating mga kababayan kung paano ma-prevent. Sabi ng World Health Organization, ang human infection ng AH5N1 ay maaaring magdulot ng malalang sakit at may mataas na mortality rate. Pero base rin sa ebidensya, hindi madaling nahahawa ang isang tao at hindi rin karaniwang naipapasa ang virus sa kapwa. Sa Cambodia, namatay kamakailan ang 11 taong gulang na bata na siyang unang human case ng bird flu mula pa noong 2014. Kumpirmadong tinamaan din ng AH5N1 ang kanyang ama na sa ngayon ay naka-isolate na, habang ang 11 iba pa na tinuturing close contacts ay negatibo sa virus maging sa SARS-CoV-2. Sa ngayon, may na-develop ng bakuna laban sa AH5N1 sa tao
pero hindi pa ganun karami. Sa Pilipinas, ayon sa DA, nakapagdala ng mga kaso ng bird flu sa Bulacan, Pampanga, Cagayan, Maynila at Sultan Kudarat. Una nang sinabi ng Bureau of Animal Industry na dapat maging mapagmatsyag ang poultry farmers sa kanilang mga alaga na maaaring magpakita ng sintomas ng bird flu kabilang na ang panghihina at pag-iiba ng kulay ng palong. Any unusual mortality ng farm, wala talaga siyang classical signs to say na AI to. Di ba po? Kaya sinasabi natin na anything na outside yung normal is sana ma-report sa atin. Pero para sa bay, hindi kailangang mabahala. Bukod kasi sa mababa ang tsansang maipasa ang virus sa mga tao, namamatay din ito kapag maayos ang pagkakaluto ng karne. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Pinagpapaliwanag ng komite sa Kamara ang tinaguriang Cebuyas Queen na si Lilia Cruz kung bakit hindi ito dapat i-cite in contempt. Hindi kasi sumipot sa Cruz. Si Cruz sa pagpapatuloy na pagdinig kaugnay ng posibleng hoarding at price manipulation ng sibuyas at iba pang agricultural products. Nagpapatrol, Didin Gulia. Hindi sumipot ang binansagang Sibuyas Queen na si Lilia Lea Cruz sa ikatlong pagdinig sa Kamara kaugnay ng posibleng hoarding at pagmanipula ng presyo ng sibuyas at iba pang produktong pang-agrikultura. Sa naunang pagdinig, itinanggi niyang sangkot siya sa onion smuggling sa bansa. She informed us that prior to her receiving the notice, she already made equally important commitments visit of some of her farmers that would require her to travel to provinces. What we are doing here is in aid of legislation. And do you think that the commitment of your client is much more important than the hearing scheduled for today. We don't want to have lame excuses here. Pinagpapaliwanag ni Barzaga si Cruz kung bakit hindi siya dapat i-cite for contempt ng komite dahil sa kanyang pagliban sa pagdinig. Samantala, ayon sa operations manager ng isang storage facility, habang pataas ang presyo ng sibuyas nitong huling bahagi ng 2022, bumibilis din ang paglalabas ng mga trader at magsasaka ng inimbak na supply. Ayon sa Argo Storage, bandang Agosto nagsimulang dumami ang inilalabas na supply. Nasa 300,000 na sako iyon na naubos noong November 30. Napakahalaga na chinecheck din po natin itong mga storage facilities dahil itong nagsisilbing imbakan. Nagkakaroon ng artificial shortage. There is a clear intent to create shortage, to increase prices, and once it's up, that's when they start selling. Just like any business, it's buy low and sell high. But you also have to take into consideration that not every year they make money. But this is a lot of money. Tinanong din ng komite ang DTI kung may nakikita itong profiteering sa bentahan ng sibuyas nitong nakaraang taon. Given the situation na it reached up to 300, 500, 700, is there profiteering? There must be profiteering happening, sir, because the total cost of production for the farmers, for example, would be 15 pesos, 8 to 15 pesos. It would be most reasonable to purchase these onions from the farmers at maybe around 50 or 60 pesos. Ipatatawag ng komite ang ilang traders at cold storage facilities na dumalo sa susunod na pagdinig. Ipinasusumite naman ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo sa mga cold storage facility ang daily inventory nila ng supply ng sibuyas para matukoy kung nagkaroon ng synchronized hoarding o sabuatan sa paghawak ng supply ng sibuyas. Hiwalay na nag-iimbestiga ang Philippine Competition Commission o PCC kaugnay ng posibleng onion cartel. The challenge of course is when you talk about cartels or anti-competitive agreements like this, it's quite difficult to prove. Because you're looking at having to prove an agreement actually exists among, you know, major players. And usually you won't find something like that in writing. Inaasahan ng PCC na makukumpleto ang investigasyon sa loob ng 3 buwan. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel,
Patapos na ang Pebrero, malapit na ba ang tag-init? Ati B, ngayong linggo, buong linggo pang iiral ang amihan. Pero sa mga susunod na linggo, pabugso-bugso na lamang ito bago tuluyang mawala, saka naman idedeklara ang pagsisimula na ng tag-init. Bagamat di masyadong mababa ang temperatura, malamig pa rin sa kaninang umaga dito po sa Northern Luzon dahil sa Baguio City, bumaba sa 14 degrees Celsius ang temperatura at dyan naman sa Basco Batanes, 16 degrees Celsius. Pero dito po sa Quezon City, 25.2 degrees Celsius dahil maulap kagabi hanggang kaninang umaga. Magpapatuloy ang pag-iral ng amihan hanggang sa Visayas bukas. Pero bahagya itong hihina sa Miyerkules at may panibagong bugso naman ng amihan sa Huwebes at Biyernes. Kaya mararamdaman pa rin po ang may kalamigang panahon, lalo na sa Northern Luzon. Wala namang inaasahang sama ng panahon ngayong linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, maghapong maulan dito sa Caraga. Meron ding ulan sa umaga sa Zamboanga del Norte at sa Sulu. Sa tanghali, sa may Davao region din may aasahang mga pag-ulan at magpatuloy ang pag-ulan sa hapon sa Caraga at sa Davao at bandang gabi maulan pa sa may Davao Oriental. Sa Visayas, buong araw may aasahang ulan sa Eastern Visayas at sa madaling araw, malalakas po ang buhos ng ulan dito sa hilagang bahagi ng Leyte Province. Meron ding malalakas na ulan sa umaga sa Northern Samar. Sa tanghali, meron na rin mga pag-ulan sa Capiz at dito sa Iloilo. Sa hapon, sa hilagang bahagi ng Cebu at Negros Occidental, may aasahang pag-ulan. At bandang hapunan, malakas po ulit ang pag-ulan dito sa Eastern Visayas, lalo na sa Samar. At sa gabi, sa Negros Oriental naman, may malalakas na mga pag-ulan. Pero buong araw, walang aasahang ulan sa buong probinsya ng Palawan. Sa Luzon, mararamdaman pa ang malamig na simoy ng hangin sa Northern at sa Central Luzon at maaraw po sa malaking bahagi, kaya mainit sa tanghali at hapon. At bago magtanghali, maulan na sa may Sorsogon at sa Masbate na mawawala rin pagsapit ng hapon. Sa gabi naman, may mahihinang ulan pa sa Cagayan, Isabela, Quezon, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Bicol Region. Mainit naman dito sa Metro Manila bukas dahil nasa 32 hanggang 33 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang init ng katawan, pero buong araw ding mababa ang tsansa ng pag-ulan. Samantala, sa pambihirang pagkakataon, nabalot ng snow ang Southern California nitong weekend dahil sa isang malakas na winter storm. Nitong Sabado, snowflakes na malaki pa sa 5 piso ang gumulat sa maraming residente na sanay sa maaraw na panahon. Kadalasan kasing sa kabundukan lang o mabilis mawala ang snow sa Southern California tuwing winter. Ito ang unang pagkakataon mula 1989 na naglabas ng blizzard warning sa Los Angeles area. Pagkatapos ng snowstorm, makapal na snow ang bumalot sa mga bubong, bakuran at kalsada. Ilang oras ding isinara ang I-15 freeway na nagkokonekta sa Los Angeles at Las Vegas dahil sa lagpas isang talampakang ibinagsak na snow doon. Umabot sa mahigit 120,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente sa kasagsagan ng blizzard. May aasahan pang sama ng panahon na tatama sa California sa mga susunod na araw. Magdadala ito ng malalakas na hangin at ulan sa coastal areas at snow sa bulubunduking lugar sa Northern at Central California hanggang sa Miyerkules. Yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya! Pasabog ang performance sa The Voice Kids nitong weekend. Napasabak ang anak ng singer na si Rosel Nava na ibinirit ang hit song ng kaniyang mommy. Samantala, tulong-tulong ang kapamilya stars at ABS-CBN Foundation sa pagprotekta ng La Mesa Nature Reserve. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Sariwang hangin, malinis na kapaligiran, magandang pasyalan, ito ang La Mesa Nature Reserve. Ang paraisong ito ay resulta ng higit 2 dekadang pag-aalaga, rehabilitasyon at reforestation sa La Mesa Watershed na pinangungunahan ng ABS-CBN Foundation at ilang partners. Kaya naman, para maipagpatuloy ang pangangalaga sa La Mesa, saan ipwersa ang kapamilya celebrities sa pangunguna ni Teen Clash star Jada Avanzado kasama ang mga empleyado at executives ng ABS-CBN. It's like our little way of, you know, doing our part and using our platform to be able to promote ways to help the environment. It's important na pangalagaan natin siya kasi marami pang generation yung kailangan datnan tong magandang nature na meron tayo. Ang La Mesa Watershed din ang pangunahing pinagkukunan ng maiinom na tubig ng mahigit 13 milyong residente ng Metro Manila. Kaya naman ang pag-aalaga at pagkuprotekta nito ay higit na kinakailangan.
Samantala, agaw atensyon sa The Voice Kids ang anak ng singer na si Rosel Nava, na binirit ang isa sa mga pinakasikat nitong kanta na Bakit Nga Ba Mahal Kita. Inimbitahan ng coaches sa stage ang kanyang mommy at laking gulat nila nang lumabas si Rosel. Hi! Naku, thank you, thank you! Oh my gosh! Hi, mommy! Oh my God! Hi, Kuya Martin! Hi, Mambo! What? Na-meet ko na yung tao sa notebook ko. Agad nagpasalamat si Rosel kay Martin na umikot para kay Rafa. At ngayon ay pasok na sa Marty. Nagpaunlak rin ang mag-ina ng isang duet. Turn in naman si Patricia de los Santos matapos kumanta ng isang linggong pag-ibig. Agad na pinili ni Patricia ang concert king para maging coach. Bukas naman sa aking pag-ising. Come on, dude, go with me! Come on! Go with me! Napunta naman kay Coach Bamboo ang two-chair turner na si Chloe Caniega. Pasok naman sa Team Supreme ni KZ, si Narenzo Niez at Ira Castro. Daniel Krishnan, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang tauhan ng Office for Transportation Security na kumuha ng pera sa isang turista, si Bak sa Pwesto. At unang batch ng mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Turkey dumating na sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Dumating na sa bansa ngayong hapon ang unang batch ng mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Turkey. At live mula Ninoy Aquino International Airport, nagpapatrol Jeffrey Hernaez. Jeffrey, ilang Pinoy mula Turkey ang nakauwi na? Karen, siyam na pamilya o sa kabuuan ay 25 Pilipino mula Turkey ang nakabalik na sa bansa ngayong hapon. Pasado alas 4 ng hapon na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang Qatar Airways Flight 932 Lulan, ang unang batch ng mga Pinoy mula Turkey. Karamihan sa mga umuwi mula Turkey ay overseas Filipino workers na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Turkey at Syria noong February 6. Wala silang naging problema sa dokumento kaya madaling na proseso ang pag-uwi sa Pilipinas. Kasama nilang umuwi ang ilang bata. Sinalubong ang mga umuwing Pinoy na mga opisyal ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega. Dumating din ang ilang tauhan ng OWA. Ayon sa DFA, didiretso ang mga umuwing Pinoy sa kanilang mga probinsya o sa mga tahanan dito sa Metro Manila. Isinasaayos na rin ang repatriation ng pangalawang batch ng mga Pinoy mula Turkey na aabot sa 40 hanggang 50. Tiniyak ng DFA na patuloy ang pagkupkup sa mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Turkey sa mga shelter na inuupahan ng Embahada ng Pilipinas sa Ankara. Ikinuwento naman ng ilan sa mga Pinoy ang naging karanasan nila ng tumama ang malakas na lindol sa Turkey. Nag-start na yung manig. Sobrang lakas po talaga. Meron kaming chandelier sa room. Yung sound po talaga. So ako talagang bangon kaagad ako. Kinuha ko po talaga to agad yung baby coach. Masaya po kami na makapiling po namin sila at sila ligsa sa trahedya po nangyari sa kanila po. The Philippine government through the Department of Foreign Affairs is ready to provide them with a temporary shelter until they are ready to move back, they're back on their feet. Karen, kabilang naman sa mga tulong na ibibigay sa mga umuwing Pinoy mula Turkey ang financial assistance mula sa OWA at Department of Foreign Affairs. Karen. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Sinibak sa pwesto ng Office for Transportation Security o OTS ang ilang tauhan nito na nakunan sa isang viral video na nagnakaw ng pera ng isang dayuhan sa NAIA. Nagpapatrol
Jackie Manabat. Kumalat sa social media ang video na ito na kuha ng isang Thai sa nangyari sa kanyang kasamang kapwa Thai na si Kitcha sa security checkpoint sa NAIA Terminal 2 noong February 22. Ayon kay Kitcha, tinatanong siya ng mga security screening officer kung ano ang laman ng bag niya. Because of my appearance is lighted, you see, it's a big store match. Because I am a cancer survivor, this is for my surgical surgery. So that's why at the gate I talk with her for a long time, because she asked too much. But I think at that time my belongings already passed inside. Tingin ni Kitcha, nilihis ang attention niya sa mayat-mayang tanong habang dumadaan sa x-ray machine ang bag niya. Sa video na kuha ng kasama ni Kitcha, paglabas ng bag ni Kitcha sa x-ray machine, may ibinulsa na ang dalawang security screening officer. Sa pangalawang video, pinababalik ni Kitcha ang pera mula sa security screening officer na nagkakahalaga ng 20,000 yen o katumbas ng 8,000 pesos. She also asked me to delete the video. She also asked me not to report it to Manila Airport. We say yes, we will not, because at that time we don't know if we come back to Philippines for transit for the next time. Umabot ang video sa opisina ng Office for Transportation Security o OTS, kaya agad silang nag-imbestiga. They shall not only be dismissed from the service, but shall also be put behind bars for their criminal acts that tarnish the reputation and integrity not only of the Office for Transportation Security, but the entire country as well. Kakasuhan rin ng OTS ang sangkot ng mga tauhan ng kasong administratibo. Ayon sa OTS, problema man nila ngayon ang kakulangan sa tauhan, hindi sila mangingiming magtanggal ng mga tauhang sumisira sa imahe at reputasyon ng ahensya. Kalungkot lang that while our economy is opening up, while the president and the entire government machinery has been inviting tourists and investors to come to the Philippines, ito naman ang mga tauhan namin na sinisira naman ang ating reputation in the international communities. Dismayado si Senator Grace Poe sa nangyari. Hihingian niya ang kanyang opisina ng kopya ng CCTV footage ng airport at pinapapasa ng report ang Manila International Airport Authority at OTS sa insidente at iba pang katulad na kaso sa NAIA. Talagang nakakagalit at nakakahiya. Isa na namang problema ito sa reputasyon ng NAIA, ng ating airports. At ang isa pang bagay doon, turista na nga eh. Gusto natin na maraming pumuntang turista dito. Simula July 2022, 14 na tauhan na ng OTS ang na-dismiss dahil sa iba't ibang kaso. 3 ang sinuspindi at 6 na kaso ang nire-resolve pa. Nakikipag-ugnayan rin sa biktima ang Office of the Transportation Security. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Ito pa, sinampahan na ng kasong robbery with homicide si John Mar Nagum. Ito naman po ang suspect sa pagpatay sa foreigner na si, ng mula sa New Zealand na si Nicholas Stacy noong February 19. Kasama ng Makati PMP ang nobya ni Stacy na sinumpaan ang kanya mga salaysay. Linggo na madaling araw ng hold-upin ng riding in tandem sa Fillmore Street sa Barangay Palanan, Makati City ang magkasintahan. Nabaril si Stacy nang subukan itong ipagtanggol ang nobya. Biyernes naman nang sumuko sa operatiba ng SPD si Nagum sa Pasig City. Itinanggi niya ang mga paratang pero positibo siyang tinuro ng 5 testigo kabilang ang kasintahan ni Stacy na siyang bumaril sa biktima. Patuloy namang tinutugis ang driver ng motor na kasabwat sa naturang krimen. Pinagsama-sama po sa isang libro ang kwento ng mga batang cancer survivor na natulungan ng isang charitable organization, Flag Patrol Road Macenas.
Matagumpay ang paglulunsad ng librong Taos-Puso ng Child House sa isang mall kamakailan. Ang Child House ay isang charitable organization na nagsisilbing tahanan ng libu-libong bata na lumalaban sa sakit na cancer. Sa book launch, nagkaroon ng exhibit na dinaluhan ng cancer survivors. Present din sa event ang founder ng Child House, si Ricky Reyes. Dumalo rin ang isa sa mga may akda ng libro na si Julie Yap Daza na nag-abot ng unang kopya ng libro sa kuya ng Child House na si Han C. Lubos ang pasasalamat ni Ricky Reyes sa mga dream keepers o mga donors at sponsors na walang tigil na tumutulong sa organisasyon. Nakakatuwa kasi ang Child House ay 20 years na, and I feel that it's only fitting and right that this 20 years should be written in a copy table book. And all of this will not happen without our kuya who provided us home and our thousands and thousands of children na gumaling because of his generosity. Everybody has a good heart. What is important is how and who can bring it out. So whatever you do, just do what is right and then you will feel good. Bago matapos ang event, isa-isang nilapitan ng mga batang tumutuloy sa Child House ang mga dumalo para iabot ang libro. Nagkaroon din ng gift-giving para sa mga bata. Rod Macenas, ABS-CBN News. At susunod, panukalang batas na magpapatawag ng Constitutional Convention para ambyedahan ang saligang batas, lusot na sa Komite ng Kamara. At pangarap para sa pamilya ng amang walang kamay at maiksi ang binti, makakamit nga ba? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Lusot na sa House Committee on Constitutional Amendments ang panukalang batas na magpapatawag sa Constitutional Convention para amyendahan ang saligang batas. Nagpapatrol, RG Cruz. The committee report has been approved. Sa botong 17-2, aprobado na sa House Committee on Constitutional Amendments ang panukalang batas na magpapatawag ng Constitutional Convention o CONCON. Hybrid ang convention. May mga delegadong halal mula sa bawat distrito, sabay ng barangay and SK elections sa Oktubre, habang 20% ang itatalaga ng Senate President at Speaker of the House mula sa iba-ibang sektor. Dapat college graduate para maging delegado. Magtatrabaho ang CONCON mula November 2023 hanggang June 30, 2024. Maaaring sa PICC magsesyon ang CONCON. May per diem silang 10,000 kada araw ng trabaho, bukod sa gasto sa biyahe at tirahan ng mga delegado. Pwedeng kunin sa 2022 at 2023 budgets ng COMELEC ang gasto sa halalan, habang sa susunod na national budget ang gasto sa operasyon ng CONCON na inaasahang aabot sa bilyones ang budget. For the convention itself, 5 billion pesos operating is. This will be properly be discussed also in the plenary, and we will have the Committee on Appropriations look at this. Yeah. What our chairman said is that for the election to include a line in the ballot, it will be 1.5 billion because you have to have actually 1.5 billion, Mr. Chair? Yeah, for the election, because there will be another piece of paper because tapos na rin mainly ang mga ballots for the barangay. Umalma rito ang Gabriela party list. Hindi tayo nagbibigay ng dagdag na sahod ngayon para sa mga manggagawa natin, Mr. Chair, and you're asking for the 5B ulit nitong Mr. Chair. Parang nananawagan pa nga ng 10,000 na ayuda yung mga mamamayan natin sa ngayon, Mr. Chair, para sa makakompensate man lang sa mataas na presyo tsaka sa krisis na hinaharap nila. Then we're doing this, itong 5 billion ay nilalagay natin o ini-earmark natin dito, and we're asking for 10,000 sa bawat delegado na pupunta. Tila nauulit umano ang kasaysayan sa planong tsatsa ng Kamara. The last time we had CONCON was under the father of the president, no, Marcos Jr. Meron din noong resolution of both houses at accompanying bill gaya ng tinatalakay natin ngayon. Eventually, the CONCON produced the 1973 Constitution, further cemented the Marcos dictatorship. Katambal ng panukalang batas ang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH6 na nauna ng inakyat ng komite sa plenaryo ng Kamara noong Miyerkules. This institution cannot turn its back from the truth and reality that the 1987 Constitution needs to be reviewed, for it is the third most restrictive in the world, and the most restrictive
in ASEAN. Its inflexibility and restrictiveness hampers foreign investments, FDIs, to come in as much as they do in other countries. Itutuloy ng Kamara ang deliberasyon sa RBH6 ngayong Linggo. RG Cruz, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, ipinasara ng lungsod ng Makati ang tanggapan ng SMART dahil hindi umano nakabayad ng buwis na higit 3 bilyong piso. Damay lahat ng SMART branches sa lungsod, pati na ang mga nasa mall. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Ipinaskil ng lokal na pamahalaan ng Makati ang closure order sa head office ng SMART sa Ayala Avenue Lunes ng umaga. Ayon sa LGU, mula 2012 hanggang 2015, hindi nakabayad ng buwis ang SMART na umabot na sa 3.2 billion pesos. Bago ang pagsasara, humantong pa ito sa demandahan at simula 2019, wala ng business permit ang telco sa lungsod. Naninindigan ang city na kailangan bayaran nila yung proper tax from the start. Hindi naman po ito yung naisip lang namin kahapon na sarhan sila ngayon. Binigyan namin sila ng lahat ng pagkakataon na magbigay ng mga pruweba nila. Ayon kay Certeza, ikinatwiran ng SMART na hindi lahat ng subscribers nila ay nasa Makati lamang, kaya dapat mas maliit ang tax nila. We just asked them, please present the other tax payments to the other LGUs so that we will conclude which portion which will remain will be for Makati. But they refused. Bukod sa head office, damay din sa closure order ang lahat ng SMART branches at stalls sa Makati. Ipapadlock din umano ang mga ito kung hindi magbabayad ang SMART sa mga susunod na araw. Iginiit ng SMART na sumusunod ito sa tax ordinances ng Makati at mga batas sa pagbubuwis sa bansa. Dagdag ng telco, nakabinbin pa ang mga kaso sa korte at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Makati City Government ukol dito. Tinitiyak din itong patuloy ang kanilang serbisyo sa mga subscriber sa Makati. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Ipinanganak man na walang mga kamay at maiksi naman ang isang binti, determinado po ang isang ama mula sa Nueva Ecija na may taguyod ang kanyang pamilya. Narito ang ating KBYN Special. Ipinanganak na walang mga kamay. Maiksi ang kanang binti. Yan si Joe Villaruz. Kaya gamit niya ang saklay para makalipat-lipat ng pwesto. Napaglihian daw po ako sa manikin sa beauty parlor. Pasalamat naman po ako sa aking mga magulang na kahit isinilang nila akong ganito, eh, pinagtiyagaan po nila akong pinalaki, pinag-aral. Kaya kumbaga, hindi po ako naging inosente. May dalawa siyang anak mula sa unang asawa at dalawa din sa kasalukuyang kinakasama. At ngayong may sarili na siyang pamilya, sinisikap ni Joe na may taguyod ang mga ito sa pagtitinda ng mga gulay. Pagka buwan po ng January hanggang May, ang itinitinda ko po sibuyas, kamatis. Pagka buwan po naman ng simula May hanggang December, prutas naman po. Ang bahay at lupa naman nila ngayon ay kabilang sa mga naipundar niya dahil sa pagtitinda ng gulay. Tipid-tipid para makaipon po. Kasi ang gusto ko nga po makaipundar. May mga pamilya rin po ako. Gusto ko rin pong sila nakasave. Pilit din niyang iginagapang ang pag-aaral ng mga anak. Hanggat malakas ako, eh, gusto ko po na mapagtapos ko po sila para hindi nila maranasan yung nararanasan kong hirap. Kasi nga, sa katulad ko nga po, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nagpupursige din siyang makatulong sa mga gawaing bahay kahit medyo mabagal. Kung ano po yung mga pwede kong itulong, tumutulong din po ako rito sa mga gawain dito sa bahay para isa'y makamenos din doon sa gagawin po nung asawa ko. Siya ang tagaayos ng mga sirang gamit, nagdidilig ng mga halaman, pati paghihiwa ng mga rekado at pagluluto
ay kayang-kaya ni Joe. At nakabibilib na kaya niyang gawin lahat yan gamit ang kanyang leeg. Sana huwag siyang magbago. Sa hirap at ginhawa, ganun. Nagsasama kami. Natutuwa rin naman ako at kahit ganito nga po ako, hindi ako kinahiyaan ng mga anak ko, ng pamilya ko. Ganun. Kaya ang ginagawa ko na lang, nagsisikap po ako. Kahit ako napapagod na, tinitiis ko na lang po. Ibigay ko po yung support ako sa kanila. Para makabawa sa ilang araw nilang pangangailangan, naghandog ang inyong lingkod ng ilang sako ng bigas at grocery items. Meron ding school bags na magagamit ng kanya mga anak. Ako po, nagpapasalamat po ako ng maraming marami kay Kabayan Noli. At malaking bagay po yung nabigay mo sa amin na lahat ng ito. Nawa ay maging inspirasyon natin ang mga katulad ni Joe na may kakulangan man sa kanyang katawan, buong-buo naman ang loob na may taguyod ang mga mahal sa buhay. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Laban lang tayo. Kayang-kaya natin yan. Sabi ko nga sa vlog ko, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Oo nga naman. Wala talagang imposible, mga kabayan. Kahit kulang ang bahagi ng iyong katawan, basta sa bawat pangarap, sabayan po natin ang pagkilos at pagsisikap. Susunod, couple na deaf-mute nagpakilig sa mass wedding sa Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nangako po ang Philippine Coast Guard na paigtingin pa ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng panghaharas ng China, hindi lamang sa kalanghanay, maging pati sa mga mangingisdang Pinoy. Ayon kay PCG spokesperson on West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, isa sa publiko na rin nila ang lahat ng maritime incidents sa lugar para mapigilan ang agresibong aksyon ng China. Una nang inamin ng PCG na hindi sinasapubliko ang lahat ng maritime incidents sa West Philippine Sea, kabilang na ang unang insidente ng panunutok ng laser noong Hunyo noong nakaraang taon. The National Task Force believes that it is the obligation of the task force to make all these incidents publicized in a way that the public would be aware of it. Secondly, we also note that every time that we publicize those incidents, that's the time that the Chinese make reactions. Humingi ng pag-unawa si Liza Soberano sa kanyang fans kasunod ng malaking desisyon na ginawa para sa kanyang career. Bagamat naman ang hihinayang, suportado ng dating manager na si OG Diaz kung ano ang nakigbubuti sa mental health ni Liza. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Larawan pa rin ang kagandahan si Liza Soberano sa muli niyang pagharap sa publiko kasunod ng kontrobersyal niyang pahayag patungkol sa kanyang personal growth. Ito rin ang hudyat ng pagbabago sa buhay at career ni Liza na una nang nagpaliwanag kung bakit siya nagpalit ng management company. I finally started to explore a world of being able to create and tell my story and hopefully others. Wala pang pahayag ang Star Magic sa pananaw ni Liza. Huling nagkausap ang dalawang partido noong 2021 nang i-allocate kay Liza ang Pinoy teleserye adaptation ng Korean hit na It's Okay to Not Be Okay na hindi naman natuloy ayon sa dating manager nitong si OG Diaz. Ayon naman kay OG na mahigit isang dekadang naging co-manager ng Star Magic kay Liza, nalulungkot siya sa mga batikos na inabot ng aktres kasunod ng kanyang vlog. Pinaalala niya din kay Liza na tinatanong siya ng mga kinauukulan kung ano ang gusto niya sa kanyang karir. Gayunman, kung ano-an niya ang ikakabuti ng mental health ni Liza, suportado niya ito. Anak ha, wa-echos to. I wish you good luck sa bagong biz na Liza Soberano. Alam mo ito, lagi kong sinasabi kahit kanino. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Siyempre ako bilang former manager ni Liza, saan mo man ang puso ko, yun ang laman. Na gusto kong makabalik si Liza. Mula January 2022, ang career ng aktres ay nasa pangangasiwa na ng Careless Music na kumpanya ni James Reid. Mula noon, nasungkit nila ang ilang Hollywood projects, kabilang na ang casting kay Liza sa horror comedy film na Lisa Frankenstein.
Humingi din ng pangunawa si Liza sa kanyang mga fans, gayon din sa fans nila Enrique Gil. Giit ni Liza, gusto lang daw niyang maging tapat sa kanyang sarili at pangarap sa buhay. But I hope you understand that by doing so, by giving in to the pressure of doing what everybody else wants for me, I am being unfair to myself, Hope Soberano. Nasa ibang pangangasiwa na si Enrique na nagdala sa kanya kamakailan sa NBA All-Star Weekend. Nagpapasalamat si Liza sa lahat ng nakasama niya noon na tumulong kung ano man siya ngayon at sa tinatamasa niya at kanyang pamilya. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Nagpakilig sa kasalang bayan sa Alaminos, Pangasinan ang couple na deaf-mute. Sa tulong ng sign language interpreter na isagawa ang pag-iisang dibdib ng 31 years old na si Charlie Mar Belan at Sheila Erum, 28 anyos. Nagkakilala ang dalawa sa isang sign language class noong 2019 at naging magkasintahan noong Enero 2022. Sina Charlie at Sheila ay kabilang po sa 35 pares sa mass wedding na bahagi ng pagdiriwang ng Civil Registration Month sa lungsod. Libre po ang lahat sa kasalan, kabilang ang pagproseso ng papela sa wedding, gowns at suits, pati na rin ang handaan. Uy! Pero yung mga kinasam, hindi lahat debut yun, ha? Oh, ay, hindi lang. Sila lang. Oh, ganda, pero, di ba? Ang lahat talaga para sa isa't isa. Oh, yeah. Okay. Yung magandang, oh, ano? Yung magandang kapitbahay. Tahimik. Tahimik. Diba? Pero talagang yung kanina sa amin sa KBYN special, pare walang kamay pagkaanak niya. Yun ang magaling. Tapos may paa nga, isa lang, isa maikli pa. Oh, pero, pero nagagawa niya lahat. Yun ang masarap niya kapitbahay. Marunong magluto. Nagdalawa sa pangalawang asawa na yun. Ang inspiring. Ha, patang ana. Talo ka. Oh, talo. Kahit kumpleto ako. Siya naka-apat na anak. Galing mo, boss. Galing. Galing mo. Galing mo, Joe. At ang galing rin ni Coco Martin. Oras na niya. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang parahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!